get straight down to business today. Our first speaker started his career in the food industry, small backyard industry in Marikina. But since then, it's grown significantly, most recently being the Innovation Awards winner for BCY just a few months ago. And he was awarded in Marikina. He's also been credited as one of the best suppliers of multinational food corporations in the country. So guys, without further ado, I'd like to introduce you to Mr. Gustin Mayok. We are very pleased. Good morning po. Maraming salamat po sa pag-invite kanyo sa akin, lalong-lalong kayo sa Sector Riyak. And I've been doing this before, ano, sharing our best business practices in this small industry, food processing industry. Ano. I started as backyard type sa Marikina and grown as one of the biggest, one of the leaders in sa food processing industry. Ano. Delivering yung mga market requirements, mga food market requirements ng mga industry market leaders dito sa ating bansa. Could you imagine ano, kung hindi ako siguro nag-innovate sa aming operations, wala yung mga CSR na pinag-uusapan natin ngayon dito sa amin. May share ko sa inyo mamaya. Ano. Kasi yung innovation kasi ano, hindi lang kasi naman pag negosyo ka, hindi lang yung pag-isipan mo rito yung economics, yung kita. Kinakailangan, isipin mo yung negosyo mo in a way na it produces positive outcomes ang social, economic, social, and environmental. Para ngayon, meron mag-grow siya continuously na pwede mong ipamana sa mga kasunod na generasyon. Ano? Kasi napakahirap kasi sa amin kasi sa agricultural. Ano? Kung hindi mo pangangalagaan ang inyong environmental, yung environment mo, ano? Baka anong mangyayari ngayon sa lupa, hindi mo na pwedeng matamnan. Puro pan na lang mag-tao dito. Umaasa ka lang sa mga fertilizer. So dito sa presentation ko, makikita nyo rito kung paano namin ginamit yung innovation. Ano? Kung paano namin ginamit na sa tama. Ano? Kung titignan natin sa mga nangyayari sa negosyo, ano yung pinakamagaling na cellphone dati na ginagamit nyo? Motorola. Ano yung brand? Nokia. Rocket. Diba? Yun ang pinakamagaling. Ano? Pero nasaan na ngayon yung Nokia? Wala na. Kinaya na siya ng competition. No? Sa kinalalagyan namin sa industriya, no? Nung pumasok kami rito, napakarami kami kasama na sa players ano na nag-aaral pa lang ako, nandun na sila. No? College days pa lang ako, nandun na sila. Sila na nakatransaction ng mga malaking kumpanya. No? Pero sa ngayon, nawala sila. No? Na-overtake namin sila sa kadahilanan na nagiging pa sila eh. Tawag dito. Complacent sila. No? Complacent sila. Pero ngayon, because of that technology, no? Hindi sila nag-innovate at saka yung mga pagbabago ng batas sa ating bansa, nag-focusing in the environmental care, napasarado sila. Nabisita ko yung mga kumpanya, mga facilities nila, wow, ang lalaki. Pero they are not operating because of that failure to comply sa mga environmental laws sa ating bansa. Okay? So ito yung company namin, ano? Recently lang nag-venture kami ng sustainability, ano? Right now, kami po yung nag-isa dito sa kumpanya na certified compliance sa Unilever Sustainable Agriculture Code. In farming the four crops, ano yung ube, langka, banana, saba, and coconut. Ang objective namin dito, ano, yung sustainability program namin, it must produce positive outcomes on economics, social, and environmental. So, makikita nyo company profile namin. Karamihan po ng mga manggagawa namin, it started 6 personnel ngayon, nasa 70 po kami. And siguro by the end of this year, makabutin po kami ng more than 100. Mostly ng mga empleyado namin, 75% of them are elementary and high school graduates.
ito po yung mga produkto na ginagawa namin sa yung mga customers po namin. So Mr. Muirong, pag kumain ka ng ano, Selecta ube, galing sa yung ube. 100%. 100% na Selecta ube. Anong percentage ng merkado ng ube hawak mo ngayon sa Pilipinas? Sa pan po sir, sa Select is 100% yung we're providing them 400 metric tons a year. It's not growing. Then yung Gardenia Philippines, kami rin yung nagsusupply sa kanila ng ube. 100% market share. Wala pong ibang nagsusupply doon. So, anong kinakatuwa ng raw materials sa ganun yung kalaking buto? Malalaman nyo mamaya dito sa sistema. Excited na. So, ito yung mga ginawa namin ng mga innovations ano sa aming kumpanya. Kasi pag magpatayo ka kasi ng isang processing plant, ano, kinakailangan na satisfy yung food safety system na tinatawag nila. No? So, kinakailangan walang masyadong microbial growth sa loob. Tapos, it must conform din sa tinatawag na environmental work measurement standards na malamig. No? Alam mo kasi yung dole, masyadong maikpit yan eh. So, what we did, kung gagamit ka naman yung mga ganitong klaseng aircon, paikot-ikot lang yung hangin. So, nag-accumulate sa evaporator yung bacteria. Dito, ginamit namin yung evaporative cooler using yung latent heat ng evaporation ng tubig. So, ang prinsipyo nito, palalamigin lang yung hangin, ipupos niya yung hot air sa room, papalabas niya. So, 100% replacement. So, yung ginamit namin niya, it reduces our consumption by 80%. Ano? Kasi 1.1 kilowatt as against 4.86 kilowatts. So, napakalaki po ang pagkakaiba niya. At sa kapa ito, environmentally friendly ito. Walang prion na ginagamit. So, napakalami. So, ano yung ecological value nito? Ito yung contribute to the reduction ng CO2 gas emission to the atmosphere. Meron na po na-compute na po namin yan. That's around 12,000 kilos per year. So, ano yung financial value niya? Sa kuryente, 120,000 pesos a year. Competitiveness namin, well, mabawasan yung overhead expenses namin. So, sell value, it contributes including the company's financial capacity to fund social responsibilities po namin. So, internal, external rates, within the company, deployed lots sa aming kumpanya. So, external, ito yung sineshare namin sa mga invitations sa amin ng mga government agencies. Madalas po ito na sineshare po namin ito. Another thing is yung installation ng aluminum lid cover resulting in the improvement ng cooking yield namin by 3% translate to around 87 tables per kilo of food. Alam nyo, may bumisita sa amin na Japanese consultant ng DOST sa San Miguel. Ano? Nakita nila yung lutuan namin. Nag-emit ng steam sayang daw. So, gumawa sila ng recommendation to attack gunin daw nila yung steam ano? Para makasave ka ng energy. So, napakamahal ito sa around 250,000 pesos yung equipment na install nila. So, nakita ng isang tao namin, sir, ano kaya kung lagyan na lang natin ng takip? Nag-experiment sila yan, naglagay kami ng takip. And that translate to 3% yield. Napakasimple lang. No? Coming from yung mga manggagawa namin, no? Na high school graduates, elementary graduates. No? So, ano yung napakalagay yung impact niya? Ito yung efficient use of raw materials. Dati-dati, ang yield namin sa OPS around 55%. So, nakahirapan po kami na makaproduce ng mas marami. So, what we did, pinareview namin yung proseso ng aming paggawa ng ube. At nalaman ng mga manggagawa namin, yung ube pala, pag maliliit siya, mas malaki yung talak. So, pag linuto naman nila, sama-sama, maliit, may malaki, yung maliliit, burog, hindi mo marirecover. Tapos ngayon, yung mga nagbabalat, kuminsan, makapal. So, anong ginawa nila ng mga tao? Yung dokumento ng product specifications namin, binago lang nila. Dinakyan ngayon yung specs, ginawa nilang kapakilo up ang acceptable.
So in-implement nila yun, na-skill sa mga farmers. Tapos na yun, yung cooking namin, ninarrow down nila yung size. Yung maliliit nyo yung malalaki, na-chop-chop nila para narrow down yung size range. Then they use standard cooking time of around, natin na-reduce pa ka, from 3 naging 2.5. So in-implement ngayon yan, pati yung labor productivity monitoring sa pagbabalak, kasi yung iba kasi makapal. In-implement nila yung individual mentoring ng pagbabalak, yung mga mabababa ng yield nila, siyempre, namamarkahan yan. So nakapaskal sa bulletin board, so they have to wake up, no level up. So, nung combined implementation yan, that's it, umabot ng 71% yield. Just imagine, wala po kami dinamit, wala kami investment na ginawa. No? Critical thinking lang po yun. Ginagamit ng mga tao. So we're able to reduce yung food waste namin by 60%. So financial value, yung 55 to 71%, that translate around 10 pesos and 25 centavos per kilo ng cost ng raw material namin. So yun ang impact niya, no? So another thing is yung water conservation po namin, ano? Ito yung mga pinagagawa namin, ano? Yung sa mga ugasan ng kamay namin, naglagay kami ng yung tawag dito, yung automatic faucet, battery operated. Kapag itakbo yung kamay mo sa harapan niya, saka lang tutulo, no? So that reduces around 70% reduction. Another thing, yung meron kaming wastewater treatment facility, no? So wala kaming tinatapon na tubig. So ang permit namin sa LLDA, zero discharge. So kami lang po siguro ang nabigyan ng gano'n, no? So meron kaming condensed recovery ng aming steam, no? Kasi steam ang ginagamit namin, dati-dati down the line, down the drain niya. So nag-install po namin ng maliit na pump na dinesign din namin that cost us around 10,000 pesos kasi pag magpagawa ka sa iba yan, may binigay sa amin na quotation, yung retrofit lang, that cost us around 200,000 pesos. So in-implement po namin yan, 100% recovery. So yung ginagamit namin sa boiler, balik ulit sa boiler siya, no? So nakaka-save po kami ng tubig. So sa pag-uhugas ng ubi naman namin, dati-dati, power sprayer na tuloy-tuloy lang. Yung one drum could wash around 100 kilos. Pero nung gumawa kami ng recycling, no, yung one drum could wash around 600 kilos. So, napakalaki po na saving. Yung another thing dito, yung thinking out of the box. No? Dati-dati yung pag-uhugas namin ng mga equipment namin, ang power spray. Pwede palang gamitin mo rito, dry cleaning muna. Tanggalin mo muna yung mga solid waste na nakadikit. Saka mo siya, labyan ng tubig. Para may matanggal, ano? Then saka mo pasukan ng detergents. So dito, yung mga kettles po namin, kung makikita nyo yung ano, pag-uhugas, ano? Scrape muna nila yung mga remains. Then lagyan nila ng dalawang tabong tubig para matanggal. Tapos, nahiwalay nila yung solid waste. No? Just imagine, sa maghapon yan, ano, ilang balde lang ang nagagamit nila. So makikita natin ngayon dito ano yung impact niya. No? Yung total effect nito, ano, from 18 down to 3. Kaya nung in-implement po namin dito, nagduda ng Manila Water. Yung the metro namin, tampered. Kaya gusto nilang palitan. So, bitch, sabi, palitan nyo. Para magkaroon kami ng bago. Pero yun, nakapadlock yun. Meron siyang bahay. Nagtataka sila, paano daw magagawa yun? So, nung nagbigay sila sa amin ng feeling nila, mataas pa rin. Nag-complain kami. Pinakita namin yung monitoring namin na per 8 hours, na meron kami talagang record at pinalik po nila yung pinalikta po sa amin. So, anong impact niya? Ito po yun, no? Laki ng impact niya. 338,000 pesos savings sa water consumption. First year of our implementation ng 2010. And up to now, sustained po yan. So,
So, we have also yung green procurement, ano? Ito yung tinatawag namin na sustainability, wherein it produces positive outcome for economic, social, and environmental, ano? Sa ngayon, meron po kaming around 4 crops na ngayon under ULSAC. And sa pan namin, sa supply chain po namin, as of now, around 607 employment livelihood generated all over the country. And meron kaming embargo ngayon dito sa Carigara, late, ano, wherein meron kaming around 6 farmers association, ano, na nagtanim na sila sa amin ng ube. So, Mr. Muirong, gano'ng kalaki ang lupang kailangan? Let's say may eskwela nandito, gusto nila gumawa ng project sa community service. Gano'ng kalaki ang minimum size na pwede kayong tumulong? Sa amin, sir, pwede kaming magpunta ng around 1 hectare. So sa isang hektarya lang, combine yun, hindi isang location, ano? Kaya. So isang hektarya combine, pwede kayong tumulong. Ano yung tulong na pwede niyong gawin para makapag-produce sila para sa inyo? We could provide free planting materials. As part of our program, sa contract growing scheme po namin, we provide the seedling materials for free. Anong income sa 1 hectare? 1 hectare could produce around 20 metric tons minimum at a price of 15 pesos per kilo. So, then yan, how much is that? Around 300. So yun ang potential income from 1 hectare, kahit na distributed siya, hindi kailangan in one area. Yeah. Na you will provide the planting material, the training, yeah, you will buy the production, yeah, from farm gate. Yeah, so wala silang delivery. Yeah, walang delivery cost. So any of us with the community service program, we can talk to our parents, alumni, for every hectare that we bring, they can earn up to 300,000 plus per year. Now, how many hectares, for example, if everybody says we want to join, how many hectares can you guarantee you can support, let's say, today? Siguro, may, kasi sa ngayon, sir, kasi mayroon kaming around 450 metric tons sa ngayon, ano, mm-hmm, expected, nakapanda sa pipeline. At recently, yes, lang, mayroon kami kasing another big customers wherein, nung pinag-usapan namin ngayon yung requirement nila, it will double. So you need how many hectares? Around another 10. So if we can provide 10 hectares, let's say in the Pangasinan area, mm-hmm, the university there can talk to farmers in that area, create a group, and then you will in effect give them 3 million a year. Yeah. In fact, yan ang significance yan, ha? In our program, we provide the seeding materials, we provide the training, so, no? The best practices in farming. You help them certify, di ba? Yeah. To meet all the international yan, hindi yeah, local standard yan, international standard. Control union. Oh, so you make sure may ganon, yeah, na so they can claim meron silang international certification. Yeah. And then you'll buy 100% of yeah, the output. We buy 100% all the output, then alimbawa, 10,000, alimbawa, 20,000 metric tons yung binili na harvest, we buy everything, then mag-iwan kami muli. Ah, mag-iwan kayo. Okay. Bayad na po yun, planting materials. Ano ang cash flow noon? Kasi kailangan may financing pag-umpisa. How do you make sure may pera sila? Yung pan naman, sir, yung malaking cost lang naman dyan is yung planting materials. Eh. Ah, walang iba. So then iwanan na nila? Iwanan. Walang, hindi tinutubig? Walang, meron naman siya. Diba tinutubig mo rin niya? Yeah, may watering din siya, pero hindi naman masalam kung kanya. Agar? Hindi naman ganun katindi. What can go wrong? May pest ba? May bagyo ba? What can go wrong with a project like that? Nasubukan po na namin sa tanay ito, no, na dinanan siya ng dalawang bagyo. Hindi naman siya na. Ah, so kahit na waterlogged, walang problema? Kinakailangan po talaga, walang waterlogging. So, what is the condition of the soil so you will not have waterlogging? Kinakailangan, rolling terrain siya, no? Then sandy loam. So para yung tubig sa ilalim, yeah, gumalaw? So sandy loam? Sandy loam. In fact, sa mga ginagawa namin na experiments namin sa aming sariling farm, no? Nakapag-identify namin the right variety ngayon, ano? May ibang variety pa. Kasi actually, there are 200 varieties of ube sa buong Pilipinas. Anong difference sa taste? Wala naman po. Wala. So it's a question what's appropriate for the soil. Mm-hmm. How about the other products naman? You have 4 products eh. Meron po kami yung langka, no? Saba and
coconuts. May gusto magtawanim na saba. Ano, anong project doon? Ganon din, pareho setup? Hindi naman po, sir. Yung saba kasi is pan eh. At tawag dito, saba, one time lang kasi ang pagtatanim naman yan eh. Parang kaputin na tumutubo eh. Ah, ganun ba? How? Tsaka yung mga langka naman is from the kwan na yan, tawag dito. One time din sila magtanim yan. Nasa wild kasi yan eh. So, oh, pero suppose may gustong magpatayo na tinutulungan ng community service office ng isang eskwela. Yeah. Gano'ng kalaki yun para makapag-plant sila ng saba or... Yung saba yun na to, yung malaking kasi yung... Pwede bang backyard yan? Ah, pwede rin backyard. So, suppose meron kang 100 backyard, pwede ganun? Ah, pwede rin. Gano'ng kalaki sa backyard ang kailangan para... Ano kasi ba, ang ilang halaman ba dapat? Ang saba kasi, ang spacing niya around 4 meters. 4 to 5 meters. Ang ano ang viable size? Isang halaman? Dalawa? Wala po ang upang masyadong kasi sa supplement. So kung may gustong sumama doon, medyo mas complicated kesa sa ube. Kasi parang anong sarap ng langka kasi at saka saba. Pag tinanim mo, kalimutan mo na. Ganun ang nangyayari. So kung ako yung eskwelahan, meron akong 1,000 estudyante, so that's 1,000 households. Kahit na bawat household, may 3 halaman lang ng saba, 3 langka. Malaking bagay yun. Actually, ito nung langka, no? nung nakarang taon, ang requirement namin sa laki is around 290 metric tons of pulp. Ano? If you convert that into raw, around 1 million kilos. Ganun po kalaki. So, nung ganyan, do you also have training at saka plant material o wala? Wala po sa ganyan po, sir. Magsaset up pa lang kami ng... So, pwede tayong kumuha ng eskwelahan na maging partner mo, you can experiment with them. Yeah. Separate from your own farm. Yeah. Oh, kasi ako gusto ko pag merong seminar, gusto ko may practical output. Yeah. Ayaw kong theory-theory. Ah, sorry, ah. I'm asking a lot of... Kasi hindi nyo tatanong yan eh, so ako magtatanong. Ah? So anyway, any school here, any group of teachers, they can ask and we can do this and they can help their parents, students, yeah. Ganun. Ah, okay. Actually, dito sa bandang Bulian, Malbar, ano? Bawat residence yan, bawat bahay dyan, may sarili siyang langka. Ah, oh, yun. Yan ang gusto ko makita. Ganun nangyayari. So, let's say meron tayo. They are the biggest supplier of jackfruit sa buong Pilipinas. Ah, ganun. So, pwede tayong kumuha ng isang bayan, let's say San Carlos City. At ang programa natin, bawat bahay magkaroon kahit na isa-dalawang langka lang. Dalawang langka. Isa-dalawang saba. O kaya, itong side na ito, puro saba. Itong side na ito, puro langka. Kasi ang maganda dyan, pag natanim mo na, ang hirap patayin. May inis ka, hindi mo kayang patayin talaga. Kala mo, inalis mo na lahat, then biglang may umuusbong na naman. Perennial kasi yung tawag sa mga yan eh. Lalo na yung saging, buwan yan eh. Oo. Buti yan eh. Tsaka masarap ang sabah. So, nakuha nyo yung practical side. Yes. So, kung makikita nyo to, no, yung... Crispin, may tanong si Sir dito. From Perth. Okay. Sa OB, ano? Ano po, saan nyo yung ginagawa nila sa ice cream? Masarap? Kayo di ba nagsusupply na ano? O may sarili sila? May sarili po sila. No? And for your information, ano, ang market dito po ngayon ng ice cream is not San Miguel, not Selecta. Sorry po. Anong percent of the market po Selecta? Ang Selecta controls around 86% of the market share. Oko mo na. And 100% of the ube comes from him. Sa kanya yung 86% na yun. And you got it, okay. Dapat yung iba din, tatak ng CCP. Tatak ng perpetual, tatak ng di ba? So, ang kagandaan po kasi itong panano, sa sustainability, ano, we now measure yung carbon footprint namin in our operation. So, sa processing operations namin, we were able to emit around 2.7 million kilos of CO2. Wala ka ng baterya daw. Mamatay yung presentation ni Mr. Muirong. Pero di ba, Crispin, di ba? I'm a teacher or I'm a group of teachers. I can have a project with my parents. I can do this. At pag nakilala nila na si Mr. Muro ang tumutulong, eh baka madyaryo pa sila. Di ba? Yan ang katotohanan. Kasi pag nalam nila siya, kasi siya, anito eh, simple lang mag-set up, pero engineered si Mr. Muro, etc. I mean, he has the technical capability. Ang gusto ko kay Mr. Muro kasi, innovative siya pero practical. Hindi ina-accept na kailangan binili ng imported. Yan ang gusto ko eh. Imagine kung pakialamin natin mga schools, they can use the money, say, 12 more students. Yeah, ito po yun. Diba? So please call Mr. Muirong. Alam mo ito, I don't know how he works eh. Kasi anybody who calls him, willing siyang mag-share eh.
Pero ano, hindi natutulog ito eh. So, tawagan niyo siya please, get his number. Pupuntahin niyo sa Pangasinan, dadaan muna siya sa Pampanga, gano'n. Diba? Sige partner, continue. So, yung carbon footprint monitoring po namin, ano, today meron namin around negative 6 million kilos. Ah, pwedeng benta yan? Yes, sir. Alam ba yun, nabibenta yan? Yeah, nabibenta po ito. May nagbibenta yan. Alam ba may broker po nito? Yes, do you know there's a worldwide carbon footprint exchange? If a school can prove, a company can prove they have negative, bibilian nila in dollars yan. Yeah, dollars. Mostly mga airlines. Because they're super net positive. Eh. Pero yung ibang mga kumpanya, they really buy. Eh. Nagtanim ka lang ng halaman, you plant yan, bibili nila yung carbon negative mo. Baka hindi nyo alam yun. If you convince all your parents to plant in their houses, trees, they calculate it, there is an exchange that, and then may mga broker nga sa Mr. Muro, babayaran ka in cash. You could earn $1,000 or $2,000 in 1 year. If you have enough trees. So sa amin, sa programa po namin sa sustainability, ano, lahat ng mga farms namin na under sustainable program, ano, pinagbabawal po namin yung magputol na puno. At meron po kami inventory ng mga puno po nila. Yeah. Sinabi rin, Mayor Grosso, imbitahin ka dun sa sustainability summit. Di ba? So ito yung 5S in the workplace. Ano? We converted yung mga tawag ito. Common na ito na nangyayari, ano? Sa, ginagamit siya po sa lahat. Ano? Yung mga scrap materials po namin, dissolve it in the scrap buyers. So, malaki po rin yung may tutulong niya, ano? Kasi, just imagine, 62,000 pesos ang na-generate nila. Kaysa naman, natatapon lang. At malaki rin ito, ano? Kapag bigay ng mga... Kasi, ito ginagamit namin kasi dito sa performance monitoring po na yung recognition din, ano, wherein we provide din to the winners, ano, mga performers, bigit incentive of around 1,000 pesos worth of tawag ito, ng groceries and a caban of rice on a monthly basis yung mga performers, ano. At wala pong gastos din po dito ng kumpanya kasi gagaling po sa mga scrap. Dati-dati kinukuha ko yan, ano, sa akin, nagamit ko rin sa operator, pero nung nagsalita yung mga tao namin, sir, pwede ba kami magbigay tayo ng ganitong mga recognitions, yun pong binigyan namin sa kanila. And it's growing. No? Just imagine, meron kaming around 56 winners, performer yan. No? Like for example, yung sa productivity namin, we were able to improve yung labor productivity namin from 90 kilos per month hour up to 300 kilos per month hour. Because of this sustainability. Then, on quality po namin, wala kaming masyadong rejections. Yung monitoring po namin ng product rejections sa delivery, no, around 0.01%. Yung pang record po namin. That's why we're classified as the preferred supplier. Then, occupational health and safety, very minimal na po yung mga accidents sa amin sa loob ng kanta. Other innovations, ito po yung tinatanong ni Sir kanina, saan namin tinukuha yung aming sealing material, ano. Dati-dati kasi, ang ube kasi is you will only plant during rainy season instead of rainy season. Kasi dun lang siya tumutubo. No? Dun lang siya tumutubo. Pero dun napatunayan namin na you could pala plant it any time of the year. So, pwede mo siyang buhayin muli. By just, tawag ito, destroy yung dormancy period niya na around 3 to 4 months. Kasi once na naging mature na siya, meron kang 3 to 4 months na panahon na dormancy siya na hindi mo siya pwedeng mapatubo. Na inihintay ka na, uy, harvestin mo na ako, gamitin mo na ako. Kasi kung hindi mo siya inarvest, tutubo ulit yan. So, ginawa po namin yan, na-discover namin na once na inarabes mo pala, within a period of 2 to 3 weeks, mapapatubo mo na siya. So, pwede mo naman siya ulit itanim. Any time of the year.
So ngayon, ito yung ginawa ko pong marketing strategy po namin sa Selecta. Kasi ang ginagawa kasi ng Selecta, they only buy yung ube requirement nila for the whole year requirement during season ng ube, which is 3 to 4 months. Kasi imagine, 400 metric tons, gagawin mo yan sa isang ganun. Mahirapan kaya. Sa kaya sa pa, under part, napakalaki yan na cost of money, inventory cost nila, carrying cost nila. Kaya nung kinausap ko po yung buyer nila na we could supply them any time of the year, just in time lang. Yung buyer niya, malit yung matay, lumaki yung kanyang matay. Kasi, just imagine, performance niya yun. Kasi, na-eliminate niya yung cost. So, nagawa po namin just in time. Kaya ngayon, pang-apat na taon na po namin ginagawa. So, yun po yung ginawa namin innovations po dito. That's why we're able to corner the market. Meron naman po ngayon dumarating na napakalaking market po about ube. So, we're expecting na it will double. Baka abutin po kami ng 1,000 metric tons a year. Recently lang po natanggap po namin yung request nila. Okay. Other innovations, yung mga waste po namin sa planta, pinadala po namin sa farm, converting it into bird cast. At yan po ginagamit namin na fertilizers. So, nakakapag-reduce po kami ng CSP emissions sa atmosphere. So, ito po yung mga other innovations, yung innovation sa increase ng efficiency namin. Kasi yung paggawa kasi ng tao dito, yung, alam nyo yung banana rings, kung kumakain kayo ng halo-halo. Pag manual cutting yan, napakatagal. Kasi imagine ilang libo yung gagawin mo sa isang araw, 25,000, 30,000, 35,000 pieces gagawin mo sa isang araw. And it will take around 8 people to Marto de Manuel Chapin. So what we did, bumili pa ako ng tomato chopper. At yung tomato chopper na to, nakita ko lang po sa scrap, sa mga surplusan coming from Japan. And I bought it at 1,800 pesos. Dalawang unit na ganyan ang ginagamit ko lang. Nakakapag-produce kami ng around 30,000 pieces of sabak a day. Mga simple thinking, ano, out of the box thinking. Dapat ganun, ano. So innovation is not expensive, di ba? So ang laki po yung savings na nagawa ko namin dito. And we were able to corner again yung market. Another thing is yung meron kami kasing product, ano, yung gata. Gata kasi is ginagamit nila as face mix paggawa ng ice cream. Ito yung mga novelty products ng ice cream industry. So, dati-rati ang ginagamit namin dito yung shaver, ano? Pagbalat ng mga mansanas, magano. Yung kasi ang ginagamit na practice sa coconut industry. At may nagbisita sa akin na taga Franklin Baker sa mga players ng coconut industry. At nag-discuss kami, ano? Smart kami about recoveries. Yung yield namin na 35%, sabi nga sa amin, mataas na po yan kasi ang industry is only around 33%. Pero di pa rin kami happy kasi once reproduce kasi, pag nag-produce kasi rito, kundilada rin eh. So, just imagine, ang laki ng mawawala. So, ito lang yung ginamit namin. Alam niyo yung shredder ng cheese. Pumunta ako sa supermarket, bumili ako niya, tinatry ko sa tao. Sabi sa akin ng tao namin, sir, pagaan. Tapos si gamitin mo for the whole day. Ginamit nila. So, nasaan yung solid waste nyo? Nasa baldi lang. Napakaliit. Just imagine, from 33 to 48% ang yield namin. Laki, ano? Pero magkakano lang naman to, 25 pesos. See? 25 pesos lang, cost niya. Another thing, ito yung kinokopya sa amin, no? Kinokopya sa amin ng mga sa
sa industriya namin, ano, tinatawag namin na locally fabricated na X-ray machine. Kasi yung pag bumili ka ng X-ray machine, ano, tapos yung around 900,000 pesos. Nung nag-request kami sa DOST for help, nagpadala sa amin ng quotation about itong X-ray machine, around 900,000 pesos. Malaki. So, pinag-isipan namin, ano kaya gagawin natin? So, ito, gumawa kami ng lamesa na meron siyang transparent na cover, nagigay kami ng ilaw sa ilalim. At tinan namin yung produkto. Yan po yung ubi namin. Na-treat po yung mga tao. Kita-kita po nila kung mayroong mga... Ang tinitignan kasi rito yung mga balak, kung meron kang natitira. Foreign kasi, foreign matters kasi yan. So dito, nagtaka ngayon yung Selecta. Pamilang daw, nung una, nung bago pa kami, pamilang daw yung walang rejection sa kanya. Even choking. Yung mga banana, yung langka, kapuno, kami lang ang walang rejection. So nagtataka sila, anong ginagawa namin? Sabi nila, sir, pwede ba kaming bumisita? Bakit? Ano bang problema? Kasi sila, yun sinabi nga nila sa amin. So, sabi naman, oh, para matulungan ang industriya, kasi bumisita kayo, tignan nyo anong ginagawa po namin. And that's it. No? Kinopya na rin nila. Kami naman kasi, hindi naman namin pinagkukantor, pinagkakait eh. Dapat magtulungan. So, yan. Just imagine, yung yield po namin, no? Napakalit po yung tawag ito, yung rejections po namin. Kaya ginagawa kami preferred supplier. Kasi reliable yung product po mo eh. Ito po yung list of economics and social benefits gain. Kasi ito kasi yung ginawa namin yung mga innovations, we were able to sustain, no? Up to now. So, ito po yung naging benefits, no? Nakabili po kami ng sarili namin farm sa Tanay, wherein it serves as our experimental farm in establishing the best practices in farming our farms. So, to date, meron kami 1.8 million pesos na nagastos na po namin yan. From year 2011 or 2012, up to 2016. Hindi po kasama to yung cost ng farm, no? Kasi 2011 po namin nabili yun eh. Then transportation around 3.7 million pesos na po ang nagagastos po namin yan. Nakuwala po namin sa mga savings namin dito. Then transport yung improvement and repairs ng entitlement namin ng facilities namin around 2 million pesos. Equipment, na-improve po namin yung mga laboratories po na yung mga equipment po namin, laboratory equipment, around 2.09 million pesos. So office po namin, na-upgrade na po namin yung mga computer system po namin yan, around 350,000 pesos. Meron pa kami 23 camera CCTV na naka-scatter sa buong facility po namin. Na no need, na paikot-ikot ako doon, no? Nandun lang yung sa pisina yung wife ko, nakikita niya lahat ng nangyayari. That's technology. Then yung trainings ng mga personnels namin, ayan po, continuing training ng aming mga personnels. We pay them, kung nag-seminar sila, pati yung sahod nila binabayaran po namin. Pagkain nila, transportation nila. Dati-dati, walang yan. Kami lang nagkakandak in-house. Pero nung meron na po kaming kita, outside na rin po. Then yung certifications ng Global Value Chain Requirement, yung mga ISO, yan po yung mga pinagamitan po namin ng mga savings po namin. Then yung halal certification, audiovisual training materials, OLSAC training implementation, bio-based awareness training. Then we have labor relations in welfare program and corporate social responsibility. So ito po yung mga pinagamitan po ng mga resulta ng aming innovations. Kasi kung wala po kami innovations, kinain na po kami ng competition. Na wala po ko ngayon dito na nagsasalita po sa inyo. So sinasabi ko lang dito, innovation is not expensive. Ano? You have to think out of the box. Diba?
you go beyond the boundaries. Hindi nyo kayang kakapag-uwi ba sa labor? Hindi po. Kasi ito po, labor relations yung welfare program po namin. Ano? Kasi sa mga manggagawa po namin, mayroon kami annual Christmas party, kasama po yung buong family. Ano? No? Ngayon, ang participants po ng Christmas party namin, umabot na po ng around more than 300. Kasama na po yung mga anak na kanila. Kaya pag nagkaroon po kami ng Christmas party, talagang tatayo ka na lang dyan at ang daming batang magmamano sa'yo. So meron din kami yung lender recollection activities. Meron po kaming kaibigan kasi sa kanila, pare na siya nag-divide. Thanksgiving, birthday, anniversary celebration po namin. Ito po yung meron kami yung annual, meron kami yung monthly birthday celebrations na ginaganap namin sa akin. Wala po kaming research and development po, ano? Wala po kaming department po yan, hindi Asia Pool po kami. Malit lang po kami na kumpanya. Dati-dati, alam nyo kasi sa mga malit na kumpanya, no? Yung mga manggagawa, sila yung nagpapatek up sa labas. Binirikwa lang ng company na isubmit sa kanila, submit sa management yung medical certificate. Pero kami hindi. Libre po yung annual medical check-up. Kaya sabi ng mga manggagawa po nga namin eh, first time daw nila na-check-up sa buong buhay nila. At ang gaganda naman dito, no? Ang feeling nila secure. No? Kasi they have been taken care of. Meron pa nga kami dito isang staff, ano, cancer patient siya. Cancer patient siya. 4 stages. Pero naka-recover na. Hindi siya pumapasok, pero continuous pa rin yung support mo, sahod niya. Pero ano naman ang nangyari doon? Kasi, yung is very stressful kasi pag mayroon kang kakulangan sa kapag, di ba? Tapos ganun pa situation. Pero tinulungan namin ngayon. Negative na yung cancer sa kanya. Fully recovered na siya. Covered na rin ng mga manggagawa po namin ng insurance policy. Bukod sa SSS. Bukod sa SSS. Kasi SSS kasi mantan yan. Bulpan yan. Tawag dito mandatory po yan. Mandatory po yan. Kasi hindi lang na kumpanya na pag-provide na. At ang may pagmamalaki po namin, ano, siguro sa industriya, nasa taas po kami. Nasa taas po kami. Saka nalaman din namin na kahit maliit lang po kami, compliant po kami sa lahat ng labor laws and occupational health and safety standards. Meron po kami COC. So, yung mga tao namin, no, sila yung nagkakandak ng mga trainings na rin eh, sa mga manggagawa. No. Meron kaming trainings, annual trainings na ginaganap at nakapag-create na rin pa kami ng mga trainers. So, ito yung Task Force on Quality and Productivity na nagkakandak po sila ng mga seminars. Health and Safety, very professional na rin eh. Tapos labor and labor. Ito yung continuing workforce education, providing knowledge and skills. Ano? Sagana po sila sa mga trainings. Nakikita naman po namin dito na naglumalago. Lumalago. In fact, yung mga staff po namin na sa pisina, no? Na minsan may dumadalaw din ng mga taga-government agency. Ano? Napapagkakamalan sila na mga professionals. Ano? Napapagkamalan sila na natapos siya ng food tech. Ano? Pero in fact, hindi po siya nakatapos. High school level lang po siya. Umiiyak. Mga computer literacy, talagang mas magaling pa sila kaysa akin. Na magkuhan sa computer. So ito yung mga corporate social responsibility po namin na nagaganap. Ano? Like for example, we provided yung seedling materials sa isang tawag yung Batangas, no? sa bayan ni Juan sa Calamba, Laguna, sa Palawan, Laguna.
May mga pumupunta sa amin sa aming planta ng mga taga local government units na nagtuturo sila, nag-aaral sila about to be technology. Ito yung nagkakontak po kami ng seminar training sa mga residente ng Kalawan, Laguna about food production. May mga partner dito kami dyan. On a yearly basis, dami rin pumupunta sa amin ang regular to, no? Mga colleges and universities as well as Visayas. Kakandak sila ng mga study tour sa amin. Operation. Meron din kaming recontact also biodiversity awareness sa mga contact growers po namin. Napakalaga po kasi dito yung biodiversity. No? Kasi kung yung ecology system mo is not balanced, no? Then papasok ang este. Kasi na-experience ko ito nung during first year ng pagtatanim po ng ube. Nagpahuli kami ng mga gagamba na ginagawa namin laruan. Mga farm boys ko. After 3 weeks, ito na yung mga dahon ng mga ube namin. Tutas-tutas. Kasi namemesti na yung mga pesto. Napakahalaga po ito. Laki po ng impact. Ito po yung awards and recognition natanggap ng aming kumpanya. No? Naging ASEAN awardee po kami last year on employment. Isa po kami sa mga 5 Pilipino na nabigyan ng award. Pag-summing BOS, etc. Malapol ng BYST. At naging awardee rin po kami sa PCCI about Ecology and Economy Award, no? Excellence in Economy Ecology Award, wherein mga laging kasama po kami dito are large companies. Ayan po. Kami po yung nabigyan ng kaunaon na ECOF, yung Employees Confederation of the Philippines Business Excellence Award sa negosyo. Yan po yung ultimate na naging recently natanggap po namin ng mga awards. So innovations, ano, is vital para ma-achieve po natin po yun, no? Malaki po ang naitutulong ng innovations. Kasi imagine kung wala po kami innovations, wala po kami ngayon dito. Na-overtop po namin yung mga malalaking companies. And now, globally, kilala na po kami. That's the beauty of innovating. Sir, mo wrong. Nasaan yung BIA award mo? Sir, saan? Ah, hindi ko pala naman, sir. 2017 yun eh. Yes, sir, 2017. Yan. May tasag ko lang ito. Matanda ka na talaga. And that's our trophy. Kamay na humahawak ng ilaw. Mabigat yan eh, di ba, Mr. Murong? Yes, sir. Napakabigat niyan. Solid kasi yan. That's... Sana yung presentation ko po sa inyo is ma-inspire po kayo na makatulong tayo sa ating bansa. No? Kasi imagine, ano, kung mas marami tayong magninegosyo, yung poverty problems natin, masusol po natin. So, yung percentage ng unemployment mababawasan ng kalaki. Siguro ito yung nagtulak sa akin na lumabas sa corporate life at magsarili, magtayo ng negosyo. Para tayong makakatulong po tayo. So, nangyari na po to. So siguro, I hope, with this presentation, makakapulot tayo din ng ideas, no? Na innovation is not that expensive. Think out of the box principle lang po ang i-adapt po namin. Okay, maraming salamat po. No, baka may questions. Guys, question? I can tell you na si Mr. Muirong is happy to go to anywhere, sa schools, yeah, to talk. So, for example, sa Central Colleges of the Philippines, nag-talk siya. Ngayon, kausap namin ng perpetual, gano'n.
Kahit Mr. Muirong, may inspire mo yung estudyante niyo. As far as Mindanao, nagpupunta po ako. Tsaka hindi nyo kailangan bayaran ang biyahe niya. Sagot niya. Yun lang gusto ko sa kanya. Oh, ano ito? Ano ito? Kasama natin ito dito. We really appreciate it. Commitment ito, no? Po sa, siguro, commitment na po namin sa business po namin dito po. So, please invite him not only to talk to students, but to talk to your, ano, your farmers, your co-ops, your alumni. Before the end of the year, marami project na tayo. Kasi alam mo, unahan para kay Mr. Muirong, pag napuno ng kanyang capacity need, wala na naman. Unahin niyo na siya. Take advantage, please. Di ba, Mr. Muirong, okay yun, di ba? Yes, sir. Tulungan lang natin ng ating bansa, no? Para pumunlad. Yan, yan. So guys, but did you find the talk very insightful and inspiring? Yes. Yes, right. Oh, personally, very, very impressed. No? Yeah. Napakagaling mag-isip ng team, Mr. Muirong, about different innovations. Talagang discarding Filipino, and that's something that I think we can be very proud about.